Magandang araw po muli sa atin mga sir, at mayroon po akong panibagong isishare sa inyo tungkol po dito sa ROSI-125 basic wiring diagram. Yan po. Dito po sa aking drawing, yan. Ito po yung mga pangunahing parts na kailangan po ng ating motor. Dito po sa aking drawing, mayroon po tayo ditong pulser, stator, regulator, rectifier, yung kanyang battery, ignition switch, ignition coil, at saka yung kanyang CDI. Yan po. Isishare ko po sa inyo ang bawat connection nito or saan ang galing at saan papunta yung kanyang mga wire. At ano ang function ng bawat wire na yan sa ating mga motor. Yan po. Mag-start po tayo dito sa kanyang pulser at saka sa kanyang stator. Yan po. Dito po sa kanyang stator at pulser, yan, makikita nyo po dito sa picture sa screen, yan po. Yan po yung kanyang wire galing sa kanyang stator. Kung makikita po nyo dyan sa socket na yan, may dalawang yellow, yan po, at saka green with white at saka blue with white, yan po. Unahin po natin dito sa ating green with white at saka blue with white. Yan, dito po sa pulser, yan po, yung green with white, ito po yung negative ng pulser. Tapos yung blue with white, ito naman po yung positive ng pulser. Ito pong dalawang wire na ito ay papunta dito sa ating CDI. Yan po. Yan, papunta lang po sa ating CDI. Color coding lamang po yan pagdating sa socket. Yan po. Lalagyan natin siyang connection, yung green with white, papunta rin sa green with white ng ating CDI. Yan. Yan. Tapos yung blue with white, papunta rin dito yan sa ating CDI. Yan. Yan po. Yung green with white, ito yung negative ng ating pulser. Yung blue with white, yan yung positive ng ating pulser. At ito namang dalawang yellow, yan. Ito po yung ating full wave. Yan. Itong dalawang yellow po na yan ay papunta po yan sa ating regulator rectifier. Yan. Kung makikita nyo po sa socket, sa kabilang socket niya, dalawang yellow. Paglabas niya sa kabilang socket, nag-iba na yung kanyang kulay. Yan po, makikita nyo, yung kabilang kulay niya na paglagpas niya ng socket, naging siyang pink yung isa. Tapos, yellow din yung isa. Yan po. Papunta po yan sa ating regulator rectifier. Ito po yung kanyang full wave wire, yung dalawang yellow na yan. Papunta yan sa ating regulator rectifier. Dahil ang ROSI-125 ay full wave yung kanyang regulator rectifier, tsaka yun sa kanyang stator. Yan po. Yung dalawang yellow na yan, papunta yan sa ating regulator rectifier. Yan. Lalagyan po natin siyang connection. Yan. Yan. Nag-iba na po yung kulay niya papunta doon sa kanyang regulator rectifier, pero same lang po yan. Yan. At dito naman po tayo sa kanyang regulator rectifier, may 5 wires po yung kanyang regulator. Yan po, makita niyo po sa kanyang dito sa screen. Yan. May 5 po siyang wire. Meron pong red, yellow, pink, red with white, at saka green. Yan po. Itong green po, sa ROSI-125, yung green ay negative po yan. Yan. Lahat po ng green sa motor ng ROSI or sa kanyang harness, lahat po ng green ay magkakonekta po yan lahat. Magkakakonek, magkasama-sama sila sa kanyang harness. Yan po. Nakatap po yan sa body ground at sa negative ng ating battery. Yan po. Lahat po ng kulay green na makikita nyo sa harness ng ROSI-125 ay kulay green yung kanyang ground or negative. Yan po. Tapos yung red with white, yan. Kung makikita nyo po dyan sa ating regulator rectifier, yung red with white, ito naman po yung supply niya sa kanyang headlight. Yan po. Dahil ang ROSI, ang kanilang headlight ay stator drive. Yan po. Gumagana lamang yung kanyang headlight kapag umandar na yung kanyang makina. Yan po. Hindi gaya ng ibang motor ay battery operated. Ito pong ROSI ay gagana lamang yung kanyang headlight kapag pinaandar yung makina. Yan. Ito po yung supply sa kanyang headlight. Ito yung red with white. Dito po kumukuha ng supply yung ating headlight. Yan. Ito yung kanyang source ng kanyang ilaw galing sa ating stator or regulator. Yan po. Tinatawag po natin siyang AC drive. Yan. Ito po ay AC o yung kanyang supply, itong red with white.
Yan, papunta po ito sa ating headlight, itong red with white na ito. Yan, papunta yan sa ating headlight. Yan, supply headlight. Yan, headlight. Yan, supply ng ating headlight yung red with white. Tapos yung pink at yellow, galing sa ating stator. Yan po. Tapos itong kulay red na ito, ito na yung magcha-charge sa ating battery. Papunta na yan sa ating positive ng battery. Ito na yung kanyang output, itong ating regulator. Yan po. Itong yellow at saka pink, ito yung ating full wave or charging system or charging coil. Dito galing sa ating regulator rectifier, yan, sa ating charging coil. Tapos ito na yung kanyang output, yung kulay red. Siya na yung magcha-charge sa ating battery. Yan po. Pag hindi na nagcha-charge yung inyong battery, malamang may problema na yung ating regulator. Yan po. Pag nag-overcharging, yan po ang inyong motor, yan. Che-check nyo rin or hindi na rin gumagana yung regulator, check nyo rin yung stator kung sunog na yung kanyang light coil. Yan po. Itong red na ito, papuntahin sa ating positive ng battery. Siyempre, dumaan po yan sa fuse natin. Yan, papuntahin sa ating positive ng battery. Yan, sa positive ng battery, may negative at saka positive. Sa ating battery, may positive at negative. Yung negative po niyan, nakatap po yan sa harness wire ng ating motor sa kulay green at saka sa kanyang chassis. Yan po. Tapos yung fuse, stock fuse ng Rossi sa ating mga motor ay 15 amperes po. Yan. Yan, okay na po tayo dyan. Dito naman po tayo sa ating CDI. Yan. Sa kanyang CDI, may 5 wires po yan, yung kanyang CDI. Dahil po ang CDI ng Rossi 125 ay battery operated or DC drive, direct current. Yan po. Kumukuha siya ng supply sa ating 12 volts, yan, galing sa ating accessories wire, yan po. Dito sa ating CDI, yung green with white at saka blue with white, ito yung ating pulsar ng positive at negative na galing sa ating pulsar or pickup coil, yan po. Tapos yung black with yellow na wire, papunta yan dito sa ating ignition coil, yan. Papunta yan dito sa ating ignition coil, yan po. Yan, may makikita kayong dalawang wire dyan sa ignition coil, yung black with yellow, tapos yung isa kulay green na naka-bodyground. Naka-bodyground yung kulay green, yan. Naka-bodyground dyan sa chassis, dyan nakadikit dyan sa ating ignition coil, yung kulay green po yan, yung isang wire. Tapos yung isa, black with yellow, galing yan sa ating CDI, yan po. Tapos, yung papunta sa ating spark plug cap, yan. Yan, tapos itong black sa ating CDI, itong black na ito, kumuha siya ng supply dito sa ating ignition switch, yan po. Yan, dito muna tayo sa ating ignition switch para papunta tayo dito sa CDI para kung saan galing yung supply niya, yan po. Dito sa kanyang ignition switch, yan po. Sa ignition switch ng Rossi, yan. Sa nga Rossi, apat na wire yan, may kita nyo. Apat na wire yan. Pero, sa totoo lang, dalawa lamang yung nabubuhay dyan na wire. Yung red at saka black lang. Pag galing dun sa socket niya, apat siya. Yan. Pag tawid niya dun sa socket, magiging dalawa na lang yan. Yung red at saka black na lang ang kailang, ang may connection. Yung red at black na lang. Yung green at saka white, wala ang connection na yan. Wala silang connection kasi ang CDI natin ay battery operated. Bakit pa natin kailangan yung green at saka black with white? Yung green at black with white, kadalasan yan sa may mga kill switch na CDI. Yan. Or primary type. Itong CDI ng Rossi ay battery operated. Kaya dalawa lang yung ano yan. May connection red at saka black. Yan po. Yung kulay red, papunta yan sa ating positive ng battery. Yan. Dito yan, nakatap din sa ating fuse, yan, nakalagay niyan sa ating fuse. Tapos, yung black, ito naman yung accessories wire na tinatawag yung kulay black. Magkakasupply lamang itong black kapag naka-on yung ating ignition switch, yan. Dito na lalabas yung, pag unang ating ignition switch, masusupplyan yung black. Yan, yung mga, yung black na yan, ang sinusupplyan yan yung ating busina, yung flash relay, yung ating signal light. Yan, yung brake switch, yan.
sinusupply ng kulay black na yung accessories wear. Yan. Papunta yan sa ating, at sinusupply niya rin yung kulay black na yan. Yan. Ito yung ating ACC. Yan. ACC supply. Yan. 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 Tapos yung kulay black ng ating CDI, yan. Kung makikita nyo yung CDI sa ating screen, yan. Makikita kayo dyan kulay black, yan. Dito yan galing sa ating, yan. Papunta yan dito sa ating CDI. Yan. Pasensya nyo na yung aking drawing at paliko-liko yan. Basta yung kulay black na yan, sinusupplyan yung ating CDI kasi ang ating CDI ay battery operated. Kaya kailangan siyang kumuha ng supply sa ating accessories wire or 12 volts kasi nga DC CDI yung ating ROSI 125. Yan po. Yan. Okay na po tayo dyan sa ating CDI. Tapos yung kulay green, ito naman yung ground natin. Yan, ground ng ating CDI, yan. Lahat ng kulay green na makikita nyo sa ating harness, magkakonekta yan. Galing sa ating negative ng ating battery, nakatap sa ating negative ng ating battery. Yan. Yan po ang connection ng ating mga parts na yan. Yan, magkakonekta na sila yung kanyang basic wiring diagram ng ating ROSI 125. Yan po. Ganyan po yung ating wirings nitong ROSI 125 para po gumana yung ating motor. Yan po. Magmula sa stator, CDI, regulator, ignition switch at saka sa ating ignition coil. Yan po. Kapag nawala yung supply sa ating block, sa ating accessories wire, sa ating ignition switch, walang lalabas na kuryente dito sa ating spark plug. Yung galing sa ating ignition. Yan. Mission ko ipapunta sa ating spark plug. Pag walang connection yung block na yan, walang connection, or kahit sa alin man dyan sa isang wire, walang lalabas na kuryente. Yan po. Kailangan po i-troubleshoot natin. Yan po. At susunod ko namang ipakita sa inyo yung connection ng bawat pin ng ating CDI. Kung saan nakapwesto yung ating CDI. Yung kanyang mga bawat pin. Yan po. At ito naman po yung connection ng ating CDI, yung bawat pwesto ng pin ng ating CDI. Yan po. Kung makikita nyo po sa picture, yan po, yung pwesto ng bawat wire ng ating CDI. Yan, meron po siyang limang wire. Yan na yan. Dito sa kabilang socket niya, ito yung supply ng ating CDI, yung positive galing sa ating accessories wire. 12 volts po yan. Ha. DC po itong supply nitong ating CDI kasi battery operated. Kumukuha siya sa ating accessories wire sa kulay black na wire. Tapos yung isang pin niya bakante. Yan po, bakante yan. Kasi nga walang kill switch to, hindi siya AC drive kasi pag AC drive may kill switch yan dito. Tapos ito primary. Yan. Yung ating CDI ay battery operated kaya walang kill switch. Yan po. Supply lamang dito sa kanyang CDI na 12 volt supply accessories. Yan po. Tapos dito sa baba ay yung kanyang negative ng ating CDI, yung kulay green or ground. Yan. Tapos sa taas na pin, yan yung black with yellow, yung ating ignition coil. Tapos dito sa taas sa kaliwa, ito yung ating pulsar positive, yung blue with white. Tapos sa kabilang sakit sa baba, yung pin, yung green with white, yung kanyang pulsar negative. Yan po. Yan po ang bawat pwesto ng ating wire sa ating CDI ng ROSI 125. At yun lamang po. At sana po ay may natutunan po kayo sa aking isinishare sa inyo ngayong araw na ito tungkol po dito sa basic wiring diagram ng ROSI 125. At yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po.